Yun, good morning mga idolo. Yan, motor na yung tropa. Pag mainit na yung makina, namamalya na at numihina yung hatak. So pansinin nyo po yung kanyang intake valve, oh. Lubog na, oh. Ang gala. Yan, lubog na yung intake valve, oh. So napakanipis na nito. Tanggalin natin, papakita natin sa inyo, no, na kailangan ng palitan yan. Balbula. Ayan, oh, lubong-lubongan na bus, oh. Ayan, nakalubog na masyado. So, mapapansin nyo yung kanyang exhaust valve. Ayan, nakaangat, oh. Nakita nyo ba? Yun, tapos yung intake, lubog na lubog. So, ito yung dahilan kung bakit humihina yung ano, pag yung hatak niya pag mainit na po yung makina. Tapos, maingay. Ito, palitanan na to. Oh, durug-durug na. Isang set, magliliwang kita yun eh, boss. Para itiyari nga sa may banibanan. Kunwari ka pa. So, si Tropa, kasi yung kanyang connecting rod may tama na onte. Ayan, so, wala pa siyang budget para dyan. Kaya yung papalitan lang muna natin yung kanyang guide. Para mabawasan po yung ingay, kasi medyo maingay po yung makina. Tapos, yung oil niya, ito na lang. Amin, oil niya? So, kailangan niya magpalit ng oil. Kins oil. Ayan, so, lilinisin na lang natin yung tapos babalik natin. Okay, so palit valve seal. Piston ring, bore. Mukhang okay man naman. So hindi naman to kasi mausok. Dinala niya sa atin kanina. Tinatanong niya kung bakit umihina yung hatak pag mainit na po yung makina. Yun. Alright. So update lang kayo mamaya. Yung mga idol, no, yung kanyang camshaft ay tinanggal natin. Pansin tayo na medyo may kayod. Ayan, hindi pantay po yung gapang ng ano dito, ng kanyang rocker arm. Oh. May damage na rin po yung rocker arm. So, sana nakikita. Ayan, oh. So, ngayon, medyo lang muna natin ito na mabawasan lang po yung ingay kasi wala pang budget ngayon si Tropa. Yung solusyonan natin kung bakit hirap daw umandar pag mainit na yung makina. Tanggal ang kon. So, yun mga idol, no? Tanggal na. Napakanipis na. Eh, kita nyo ba yun? So, tingnan nyo yung pagkakaiba nila. Yun, no? Masyado na itong matalas. At lubog na siya. Yan, oh. Lubog na lubog. Oversize spark plug na rin. So yung mga idol, napasensya na po, no, na hindi ko po napakita na naibalik natin at napaandar po natin kasi medyo maraming customer po kanina. Ayan po mga idol, oh. So dito nga ay dito na siya nakaalis. Hindi ko napansin na hindi pala ito naka-play, naka-push pala. Iniwan ko lang po kasi na naka-play kasi may mga customer tayong inasikaso mga idol, no. So nakalis na si Tropa at hindi natin na videohan kung ano po yung tunog. Ayan. Pero nawala na po natin yung tick sound niya, tapos yung sinasabi niyang arangkada ay pinasubok natin po sa kanya at pinainit natin yung makina. Sabi naman ni Tropa, sabi ng customer ay goods na, wala nang problema. Ayan, so sabi ko sa kanya, kapag may problema ay balik lang natin, at yung pag may budget ka na sa part ng iyong connecting rod ay mas maganda na palitan na po natin kasi mayroon pong unting tick sound, no? Pero nung pinandar namin ay hindi ganong naririnig yung tick sound mga idol, no? So pwede pa yon. Ayan, so nasa customer na yun kung papatiran niya sa atin o hindi. Ayan, so ganito lang muna yung video natin mga idol, mga katropa. Sa isya na po hindi natin nakuha na ng video dahil nga po naging medyo na busy tayo kanina, no? Hindi ko nabantayan po yung ating camera. Alright, so dito lang muna tayo. Peace out na mga katropa. Bye bye, maraming salamat po, ingat.